sa inyo mga Lodi Cakes. Magandang araw sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang inyong handog na si Renan Robino, aka On Barbie 4, ang eksperto pagdating sa pagbibig. Makakasigurado kayo na makakarelate ka, may matutunan ka, at higit sa lahat magiging interesado ka sa lahat ng video na gagawin ko. So ano pa inaintay natin mga Lodi Cakes? Let's get wrong! So, for today's video, gagawa tayo ng vape review. Yes, vape review kung saan paghahambingin ko yung dalawang types ng vape, which is Colmex and the Variable. So, before we get started, gusto ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna and hit the notification bell for me and like this video and follow me on Instagram. Marami pong vape tricks video dyan. Kung gusto nyo manood, just visit my Instagram. And, yun, pakifollow na rin. So, eto na. Let's get it on. So, may dalawa tayong klase ngayon ng vape, which is ito yung Variable, which is X. And, ito yung Colmex Mustang X. So, pares silang may X. Siguro nasaktan to. Ito, nagkabingit-bingit na oh. Nasaktan siguro to. Ito naman, naalis yung mga kulay, which is, clone naman kasi tong RTA ko, which is just X clone to. Kaya, natural lang yung mag malis-alis yung kulay niya. So, okay. Ito na. Una, kung ikaw lang is baguhan sa pag-vape, yes, kung baguhan ka lang po, recommend ko po sa inyo is mag variable po kayo. Bakit? Kasi yung variable hindi siya masayang gamitin. Kasi yan, binuhay ko na siya. Kontrolado mo yung lakas ng battery mo, lakas ng usok or lakas ng vape mo. Kontrolado mo siya, which is may watts. Yes, sa full mic kasi, itong full mic, kung ano po yung lakas ng battery nyo, yun po yung kayang ibato ng vape nyo. So, kung ikaw lang po yung baguhan, syempre, from cigarette, mahina yung usok ng cigarette. Pero, pag nag-full mic ka, sobrang lakas, kung sobrang lakas po ng battery nyo, sobrang lakas din po ng bato ng vape nyo. So, may tendency na kayo ay ma-choke or maubo. Ganun na din yan. So, recommend ko po talaga sa inyo is mag-variable po kayo. So, marami naman pong mga murang variable ngayon. So, yun po ay budget meal. Katulad ng Ringco, which is 1-3 lang po yata. Full set na po yun. So, ito. Yes, variable po muna kayo. Then, sa dalawa, kaya nang sabi ko, ito ay kaya mong kontrolin, di ba? Ibig sabihin, may chip. Hindi yung kinakain na chip ka, hindi yan. May chipset ito sa loob kung saan yun yung nagpapatakbo ng vape mo. Kaya kaya mo siyang kontrolin kung gaano kalakas. So, hindi gaya ng Colmex. Wala tong chipset. Ito ay parang bakal sa bakal. Kasi nga, Colmex nga eh. So, yes. Tsaka isa pa, doon po sa build, may nakalagay po dyan coil. Ito, coil yan. Recommend ko po sa inyo, kung kayo po ay magbibuild or magpapabuild, dapat po is, ang rating niya is 0.23 pataas. Yes, 0.23 pataas. So, bakit? May iba kasing variable. May ibang variable na pag 23 below, hindi po siya nagpa-fire. Yes, hindi po siya nagpa-fire. So, kaya, dapat, ang mga variable kasi, dapat matataas ang reading niyan. Unlike dito, dapat mabababa ang reading. Ang best build ko po dito, ang share ko lang sa inyo is Clapton, any brand ng wire. Clapton, 26 gauge, 5 loops. Pwede rin pong 7 loops, bahala na po kayo. Kasi po, pag taas po ng loops nyo, pag dami po ng loops nyo,
pagtaas rin po ng reading nyo. Then sa full mic, ang build ko po dito is Fizz Clapton, any brand ng wire. Yes, Fizz Clapton, 26 gauge, 5 loops. Yes, the best na po dito ang 5 loops. So, kung ikaw po ay paguhan, recommend ko po sa inyo sa full mic na build nyo is Fizz Clapton, 36 gauge, 5 loops, 3 mm guide. Dito rin po, 3mm din po. Then, yon. So, dito sa variable, may isang battery, dalawang battery, tatlong battery, tsaka may built-in na battery. Sayang, wala po ako pwedeng isample sa inyo ng pang-isaan, tsaka built-in, tsaka tatlong battery. So, dito muna tayo sa dalawaan. So, dito, dalawa po ang capacity niya. Recommend ko po sa inyo na dapat pares po yung brand ng battery nyo sa variable. Yes, kahit po siya ay may chipset, dapat din po na pares din po yung brand ng inyong batteries. So, yon. Tapos, dito po, may nakalagay po dyan, positive, negative. Siyempre, dapat nyo sundin yan. Kung ano po yung nakalagay, ganun po yung position ng battery nyo. Kasi po, pag nagbaliktad dyan, hindi nyo po mabubuksan. Unlike dito, meron din po itong isang battery, dalawang battery, tatlong battery, at may apat na battery din po. Pero walang built-in, syempre. Wala po siyang built-in sa full mic. So, yan. Dito naman, once na nabaliktad yung battery mo, boom! May chance yung boom! Happy New Year! So, dapat, kung ikaw ay baguhan, pagka po muna magpo-full mic, kasi po napaka komplikado po nitong gamitin. So, meron din po siyang so ito po is extension, pwedeng maging dalawang battery na ito. Yan, extension po yan. So dapat ganito, pares po siyang positive ang nasa taas, dahil once na po may nagbaliktad dyan, boom! Kaya please, wag ka po munang pababariable kung baguhan ka palang sa vape. Magbariable ka muna. Kasi, yun na nga, inuulit ko. Kahit magbaliktad po yung battery niya, hindi siya mag-o-open. So, tingnan niya pa. Hello. Okay na. Bold na pala. So, ito kasi na-stuck to sa akin. Hindi ko siya nagamit ng within 2 months yata. So na-stuck yung juice dito, yung lipak panis na yun. Tsaka para sa mga nagtatanong na kung bakit nagiinit ang mod. Sige. Pag variable yung gamit mo, nakadepende yan sa build kung bakit umiinit yung mod mo. Kung yung build mo sa variable is mababa yung rating, yung mababa yung sa coil, which is mga 0.20 pababa, mas mabilis po mag-init ang mod nyo sa variable. Unlike dito, pag mataas yung rating, unlike dito, sadya po umiinit ang full mic. Sobrang mag-init po yung full mic. Medyo nakakatakot din pong gamitin kasi hindi nyo po alam kung sasabog na or hindi. So, kung sobrang init na po ng full mic nyo, pahingan nyo na lang po muna. Baka po kasi magka-reaction sa battery niya dahil sa sobrang init. Sumabog. So, dapat ipahingan nyo rin yung vape nyo. Then, sa variable, pag po ito, sobrang init na, nag-ano naman po siya. Pag sinapire nyo, hindi siya nagpa-fire pag sobrang init na. Kasi, nakalagay kasi dyan, overheat. Mga ganon, mga overheat. Yes, hindi po siya magpa-fire. So, kaya dapat variable ka. Kung baguhan ka pala, mag-variable ka muna. So, yun na. Yun na po yung pagkakaiba ng variable tsaka full mic. So, sana may naiintindihan kayo. Sana may natutunan kayo. At sana nag-gets nyo yung mga sinasabi ko. So, bago ko po ito tapusin, inuulit. Kung di ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit the notification bell and like this video. And follow me on Instagram. So, yan. Maraming salamat sa inyo, mga Lodi Cakes. So, dito ko na ito tatapusin.
bukas yung comment section kung may opinion kayo, negative, positive comment, comment nyo na lang po dyan, babasahin ko. So once again, thank you for watching. So yun na. Stay safe mga Lordy Kids. Keep hydrated.